Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ang bisita ko po ngayong umaga ay kakakasal lang, pero hindi naman kaugnay sa buhay may asawa pag-uusapan namin. Kung hindi, iba't ibang issue ngayon ng bayan tulad ng nangyayaring investigasyon sa Senado tungkol sa enkwentro sa Mama Sapano. Let's welcome to the program ang ating senador ngayon. Di lang natin alam kung sa susunod na pagbisita niya dito, pangulo na siya o ano pa man. Francis Escudero, ating pong buting senador. Senator, good morning. Welcome, good morning. Welcome back, sir. Welcome morning. Back. Morning. Welcome back. Have a seat, please. I'm presidente ng PTA. Kasi yung anak ko grade 2 na. Grade 2 na ba? Yes. Oh, let's welcome. Paki ano mo, natanggal yung ano mo. Yan. Yung yan. So let's get it straight. Natakbo ka bang presidente talaga? Kalalakad ko lang papunta sa Dambana, wag muna 'yon. Lakad muna. Wag muna. Wag muna tumakbo, lumakad muna. Lakad muna. Pero kasi ngayon, maugong na 'yung mga usapin ano, tungkol sa October, filing ng alam naman nila dati nag-noibi ka. Tapos ngayon pinag-uusapan 'yung kung sino ba ang makakatandem ni Binay. May kumakausap ba sa'yo? Wala. Medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakakausap ni Vice President Binay matapos ang manalo noong 2010. In fact, noong 2013, di ba, hindi nga niya kami dinala. Okay lang yan, tapos na yan, water under the bridge. But there are new alignments already from 2010 at kung ano man nangyari noong 2010. Madami nga nagtatanong sa akin, oh, Noibi ka, paano itong mga isyong lumalabas kay Vice President Binay? Sabi ko, dami nang nangyari pagkatapos nun. After that, pero yun namang ano, dalawa kasi yan eh. Either po cheese o cheese po. May mga nadinig na akong ugong na ganyan eh. Meron bang... Wala rin usapang formal patungkol doon. Maraming nag-uusap, maraming naghihikayat ng mga pribadong grupo at individual. Pero wala ako. At wala pa rin pagpapasya si Senator po sa pagkakaalam ko. Maaga pa naman sa mga bagay na yan. Tandaan natin yung mga unang nagdedeklara. Either hindi natutuloy o hindi na nanalo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, yung mga nahuhuling magpasya. Mas sila pa ang may pag-asa minsan. Kaya kailangan. Bahala na muna kayo dyan. Anyway, going to medyo lighter ng konti. So how's your honeymoon? Wala pa. Honeymoon ang tinanong yun. Wala pa. Hindi ka pa nakakapag-honeymoon? Pagkatapos kasi nung kasal namin, nung February 15, may trabaho ako sa Senado. Si Harten may trabaho. So, siguro sa April na. April na. Sa April na. Pero sinisilip ngayon yung ano mo, diniklar naman ba salin mo yung ginastos mo sa kasal mo? Alin? Hindi. Hindi, kasi una, gastos yun, hindi perang pumasok. Okay. Aha. Pangalawa, February 15 yun at ang cut-off ng salen ay December 31. Okay. So, i-declare yung gastos o pumasok wala pa muna. Sa February 16. Sa February 2016. Sorry, sa 2016. Bilang na bilang mo, ha? Talagang... yun ang deadline ng filing, eh. So, hinahanda namin yun usually February. Magkano ba ginastos mo sa kasal mo? Hindi pa kompleto. In fact, yung sinasabi sa isang media organization na paano ko raw nabayaran, ang sagot ko ron, hindi ko pa nababayaran eh. Kasi hindi pa ako sinisingil at hindi pa kami binibill. Okay. Kasi may sponsorship. Yan, no? May sponsorships. Okay. Dahil, showbiz yung napangasawa ko. So, Parang sa'yo, hindi naman usapan, bawal ba sa inyo tumanggap ng sponsorship? Bilang isang public servant? Hindi. Parang ex-deal. Kunyari, yung host namin sa kasal, sabi niya, uy, okay na to. Okay. Yung ibang kumanta sa kasal namin, yung mga sikat na singers, sinabi rin, regalo na namin sa ito. Okay. Wala naman palitan ng pera. Yun ang bawal siguro, yung palitan ng pera. Pero pag ganun, So paano ngayon yan? Kung halimbawa, at kagaya na, taga Channel 7 si Hart, na may mga sponsors nung in-infuse doon. Pagkatapos at pagdating sa Senate, pag-usapan ngayon yung franchise ng Channel 7, are you forced to inhibit? Pwersado ko i-declare yung potential conflict of interest. Yes. And after so declaring, I can either participate and be judged by it or inhibit. Halimbawa, pinag-usapan yung potential, yung franchise kunyari ng GMA. Kunwari lang. May conflict of interest dahil yung asawa ko nagtatrabaho doon. Yes. Paano pag bumoto ko laban doon? May conflict of interest ba? Wala na, di ba? Okay. So, depende.
So depende sa magiging tayo at katayuan mo. Kung gagawin mo naman sa palagay mo yung tama at huhusgahan ka para doon, tayuan mo kung anong paniniwala mo. Ah, yan naman ang gusto ko sa'yo eh. At least, eh, di ba? Medyo marunong kang manindigan. Pero ano na ngayon ang paninindigan mo dito sa nagiging mga hearings ninyo? Ano bang pinaka-relevant na lumabas? I understand, marami kayong mga hindi namin napanood. Dahil may mga ano eh, di ba? May mga may executive kinalaman, may kinalaman sa mga intelligence matters, may kinalaman sa mga sensitibong mga bagay. Mm. Pero hindi naman natin ikukubli namin sa publiko. Okay. Pagbobotohan pa ng Senado kung ano yung dapat at pwedeng ilabas na tinalakay sa executive session. Para sa akin, dapat himayin yung nakuha ng Senadong impormasyon sa pagitan ng MILF, okay, PNP, AFP, at papel na ginampanan o hindi ginampanan ni Pangulong Aquino. Dapat yung apat na paksang yon matalakay ng committee report ng Senado. Kung alin doon yung pwede nyo sabihin sa public? Kung alin doon ang pwedeng sabihin at kung anong findings ng Senado kaugnay sa apat na yon. Halimbawa, sa MILF, hindi naman sina Peñas at Purisima ang kumalabit ng gatilyo para patayin sila eh. MILF ang kumalabit ng gatilyong yon. Exactly. So may pananagutan maliwanag ang ilang miyembro ng MILF. Although may pananagutan din siguro sila na Peñas at Purisima, unahin natin muna itong MILF. Mm-hmm. Pangalawa, pwede itong maiwasan ng ilang ulit sa panigma ng AFP, sa panigma ng OPAP, ng ating government negotiators at ceasefire committee at AJAG, at sa parte din ng liderato ng PNP kung nalaman lamang nila na maga. Mm-hmm. So ngayon, meron iniintay tayo na resulta ng investigation din ng Board of Inquiry. Hindi ba? So wala pa kayong access doon sa... Wala pa, pero malamang isa sa publiko naman yung findings na yan ng BOI. Mm-hmm. At based on all of these, ano ang magiging iniintay namin na recommendation from the Senate right after na mabuunin nyo lahat? Dalawang bagay. Findings of fact, yung sa pananaw namin, totoong nangyari kaugnay ng mamasapano. Mm-hmm. At pangalawa, rekomendasyon kaugnay sa pagsampa ng kaso laban kanino man o paghubog, pagbalangkas ng batas na maaaring gawin para maiwasan na mangyari itong muli sa darating na panahon. Mm-hmm. So ngayon, sa naglumabas na ng mga investigasyon ninyo, may mga statements na pinapapalitan ninyo, I don't know if talagang strongly gusto niyo mangyari, yung nasa negotiating panel natin, Professor Ferrer at saka Secretary Deles. Ano bang ano nyo dyan talaga? Pwede rin naman, wag palitan sila. Ibig sabihin, lumipat na sila sa kabila. Parang yung kabila naman talaga ang nine-negotiate nila eh. So parang lumipat na kayo sa MILF, ganun? Magaling makipag-negotiate ang MILF. Nakuha nila lahat ng gusto nilang makuha mula sa gobyerno. Ang tanong ko, ano bang nakuha at napala natin? Ng gobyerno? Ng gobyerno. Bakit tuwing nagsasalita ang dalawang ito, palagi silang nagtatanggol sa MILF. Sinasabi ko nga, malalakit magagaling magtanggol yung mga yan. Uh-oh. 40 taon na nga yung rebellion sa Mindanao eh. Hindi na nila kailangan ng dagdag pang tagapagsalita sa katauhan ni Ferrer at ni Deles. Kami naman sana, tayo naman sana yung pagtanggol nila. Sana yung sa 44 naman yung pagtanggol nila. Sana magpakita naman ng konting galit si Secretary Deles sa 44 na pinatay ng walang awa. Hindi eh. Tuwing nagsasalita siya, pinapagtanggol pa niya MILF na hindi, pinagkakatiwalaan ko sila. Hindi, alam mo, hindi kasi nag-coordinate eh. Hayaan mong MILF magsabi nun at hindi sila. Mm-hmm. Nung sinabi ni Ginong Iqbal sa harap naming lahat, mm-hmm, na kung may pananagutan man yung mga miyembro ng MILF, iaharap namin sila sa International Criminal Court. Mm-hmm. Tahimik lang silang dalawa, walang sinabi. Ano, pinagkasundo na ba talaga nila yon? Pinamigay na ba talaga nila yung karapatang yon? Mm-hmm. Ang pumalag si Secretary De Lima, hindi tama yan, sabi niya. Nung sinabi ni Ginong Iqbal na ang report namin sa investigation, ibibigay namin sa Malaysia, wala ring palag mula sa kanila. Nasaan yung tagapagsalita na rin? Bakit kami yung pumapalag? Mm-hmm. Bakit man hindi man na nagsasalita si Ferrero Cedeles na, teka, hindi tama yan. Bigay mo sa Philippine government. So, para bang nasa sa isip ba natin ngayon dito na para kasama ba to sa pinagkasunduan ninyo? Is that how you feel about it? At kung kasama yon, bakit? Bakit ninyo i... Bakit? At kung hindi man, paglaban nyo naman kami. Oo. Sabi sa isang sulat na binasa sa Senate hearing, ayon sa liderato ng MILF, ito ang pananaw nila. Pagkausap namin kayo, ibig sabihin OPAP at GRP, kausap na rin namin ang Kongreso, ah. Kausap na rin namin ang Supreme Court. Mm-hmm. Kaya nga hindi ba ang palaging pakiusap,
huwag niyong gagalawin yung BBL. Huwag niyong iwa-water down yung BBL. Ano yan? Maski na tuldok, kama, talata, pangungusap, salita, wala kaming pwedeng baguhin? Mm-hmm. Sa pananaw ba nila, yung pinirmahang kasunduan nila Deles, yun na yun at hindi namin pwedeng baguhin yun? Mm. Yung ba ang sinabi nila sa kanila? Mm. Yung ba ang pinagkasunduan na nila? Yung ba ang pinagkasunduan na naman nila? Hindi naman din siguro ganun yun dahil dadaan, para sa akin, dadaan sa butas ng karayom, mm-hmm, ang BBL bago pumasa. Hindi ko sinasabing boboto ko laban doon. Mm-hmm. Pero maraming pagbabagon dapat gawin at maraming paglilinaw na dapat ibigay ang magkabilang panig ng GRP at MILF. Having said this, do you feel na may Stockholm Syndrome na ba itong dalawa? I was about to say that. Parang nabihag na sila at na kumampi na sila sa bumihag sa kanila. Matagal ko nang sinasabi yan actually. Mga 2 years ago pa, sinasabi ko na yan tungkol at laban sa kanila. Ngayon, sabi ko magbitiw, pero kung ayaw nila magbitiw, ika nga ng Pangulo Aquino, yung mga bumabatikos, dapat may alternatibo. Pwes ito alternatibo ko para sa kanila. Mm-hmm. Hindi man sila magbitiw, bagu-baguhin naman nila yung pananalita nila. Paramdam naman nila sa atin, nakakampi nila tayo. Mm-hmm. Pakita naman nila, pinaglalaban nila yung posisyon natin, mm-hmm, at hindi yung posisyon lamang ng MILF. Pero hindi na nga sa ganun dahil nakanido ba ang karapatan ng pagtatanggal sa kanila? Kay Pangulo Aquino lamang. Mm-hmm. They all serve under the pledge, while they enjoy the confidence of the president. So if that is the case, then hindi ba dapat ang panawagan ninyo ngayon isa presidente na palitan na itong dalawa? Well, dalawang bagay yun. Palitan man sila, magbitiw man sila, o palitan sila, o pagsabihan sila. Mm-hmm. Naparamdam naman sa atin na tayo yung kakampi nila. Mm-hmm. Alimbawa, sa BBL, 26 na beses binanggit at sinabi ang salitang coordinate, coordinated, coordinative. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin talaga niyan? Dahil sa nagdaang karanasan natin, itong mamasapano hindi nag-coordinate, death penalty. Mm-hmm. May nangyaring encuentro din sa Albarca, 23 sundalo natin, hindi lang pinatay. Dahil hindi nag-coordinate, nag-stepping on the line at hindi nag-coordinate sa kampo ng MILF. Mm-hmm. Hindi lang pinatay yun, pinugutan pa ng ulo yung mga kasundaluhan natin in 2011, if I'm not mistaken. Hindi pa batas yung BBL. Coordination na ang ginagamit nilang depensa sa pagpatay sa mga sundalo at pulis natin. Ano pa kaya kung naging batas yan? Yan ba magiging kahulugan ng salitang coordinate, coordinated, coordinative sa BBL? Mm-hmm. Na kapag hindi yan ginawa ng mga opisyal ng pamahalaan o sinuman, pwede na silang patayin ng ganun-ganun na lamang? Mm-hmm. Dapat iliwanag yon, dapat sagutin yon, at dapat hindi mangyari yon. So kayo, ganun din na parang ang feeling ninyo hindi katiwa-tiwalang makipag-negotiate sa MILF? Hindi katiwa-tiwala. Para sa akin, may mga kailangan lang silang patunayan. Mm-hmm. Sila ba talaga ang dapat nakausap natin para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao? Mm-hmm. Anong uri ng kapayapaan pa magkakaroon sa Mindanao? Kapayapaan bang may hustisya o wala? Mm-hmm. Para maging pangmatagalan ng kapayapaan, at hindi usaping lamang pangkapayapaan, dapat timbangin yan palagi ng hustisya. Mm-hmm. Halimbawa, nandoon ang BIFF, nandoon ang PAGS, Private Armed Groups. Mm-hmm. Lugar nila yon, komunidad nila yon. Mm-hmm. Gusto nilang mamuno sa BBL, ngayon ay ARM. Kaya ba nilang hawakan yung lugar? Mm-hmm. Kung ngayon pa lamang may Marwan doon, may Usman doon, may BIFF doon, merong mga Private Armed Groups doon . Katulong pa nila ang AFP at PNP dapat sa pag-alis ng mga grupong yan sa areyang yan. Mm-hmm. Hindi nga nagagawa . Mm-hmm. Paano pag sila na? Mm-hmm. Papaalisin ba nila o hindi? O hahayaan na lamang nila doon? Mm-hmm. Dapat ngayon pa lamang patunayan nilang kaya nila yung lugar. Hindi nga nila mapasunod yung mga commander nila . Alam na ng ceasefire committee, alas 7:30 ng umaga na may putukan at saf ang kalaban. Mm-hmm. Hindi nila napatigil hanggat hindi nawalop at naubos yung 55th SAC. Mm-hmm. ng Philippine National Police. Mm-hmm. So paano natin masasabing tama ang kausap natin at kayang pasunurin ng mga kausap natin yung tao nila sa baba? Speaking of which, hindi ba noong una nung pumasok ang ARMM, Senator, lumabas sila, MILF, di ba? So now we're talking about the BBL, ang kausap ay MILF. Hindi kaya mabaligtad naman ang pangyayari at ito man ang nasa ARMM naman ngayon, ang lumitaw na parang grupo ng MILF. Nabaliktad na at nadagdagan pa. Hindi pa tuyo yung tinta ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MNLF. Umusbong na agad ang MILF. Biglang 12,000 fighters. Mm-hmm. Lahat yun galing sa MNLF.
Mm-hmm. Ngayon, kausap naman natin ng MNLF at papalitan natin ng MNLF. Anong ginawa ng MNLF? MNLF muna. Hindi ba't sinunog ang Zamboanga? Kaya nga nagkaroon ng Zamboanga CJ. MNLF yun. Hindi pa tapos yung kasunduan sa MILF, may BIFF pa. So may kasunduan ka sa MI, pero may MN kang nagre-rebelde na naman, at may BIFF ka na parehong galing sa MI, na nag-aasik na rin ng gulo ngayon. So ang tanong ko nga, magbibigay ba ng tunay, totoo at pangmatagalang kapayapaan itong kasunduan ito? O panibagong gulo na naman at panibagong usapin na naman ito sa darating na administrasyon sa pagitan naman ng gobyerno at MNLF uli at sa pagitan ng gobyerno at BIFF uli? BIFF naman. Pero kagaya ng sinasabi ni Congressman Rufus Rodriguez the last time that he was here, one of the things that he was reiterating, sinasabi niya na kung walang BBL, sabi niya, wala din natin makakamit ang peace sa Mindanao. Tama siya, peace sa pagitan ng gobyerno at MILF. Pero ang tanong ko sa kanya, ito naman, kung may BBL, may peace ba sa BIFF, may peace ba sa MNLF, at sa kabuuan sa Mindanao, may kapayapaan din ba? O kapayapaan lamang sa pagitan ng gobyerno at MILF, ang ating tinutubos sa BBL na ito? At pangalawang katanungan ko rin siguro sa kanya, oo, sige, magpasa tayo ng BBL. Pero ano bang hugis, forma at kulay ng BBL na ipapasa natin? Hindi pwede yung kasalukuyang kulay, hugis at forma niyan. What with these things that you're saying, it looks like kung magbobotohan ngayon, ang magiging sagot mo ay no, hindi ba? Hindi lang siguro ako. Ayaw ko magsalita para sa mga kasamahan ko, pero napakahirap maipasa ang BBL sa kasalukuyang forma niya kung ngayon pagbobotohan yan. Kaya siguro wisely, si Senator Marcos, pinagpaliban mo na yung mga hearing. Kasi kung tinuloy yan at kung nagbotohan agad, sa palagay ko hindi lulusot sa Senado. Okay. Mayroong mga nagsasabi, may kasalanan ng Pangulo dito. At tinuturo hanggang doon sa kanyang tanggapan ang maraming mga pananagutan. Sa palagay ba ninyo ay meron ditong mauulit na naman kung hindi man magbababa ang presidente. Sa tingin ba ninyo, mauulit na naman ng kasaysayan na pagkatapos ng termino ng Pangulo, ang Pangulo ipakukulong. Then before you answer that, we'll pause for a break.